Magandang buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Eto na ang may init na balita mula sa mundo ng PBA. Breaking news, posibleng magiging first overall pick ngayong taon, tinanggal na sa listahan ng rookie draft. Bakit kaya? Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. O eto mga boss, breaking news to. Masamang balita na naman para sa mga fans ng PBA. Pagkatapos nga po na mas piliin ni Justin Baltazar na hindi muna sumali sa PBA rookie draft ngayong taon, medyo lumilinaw na na itong PhilAm na si Cedric Verfield ang posibleng kuwanin bilang kanilang first overall pick ng team ng Blackwater Bossing. Pero masamang balita nga po dahil may mga mahalagang papelis pala na hinihingi ang mga taga-PBA ang hindi nito naipasa. Katulad na lang ng kopya ng passport niya na nagpapatunay na eligibility niya sa PBA. Hindi na daw umabot pa sa itinakdang panahon ng mga taga-PBA ang pagkukumpleto ni Verfield sa mga requirements niya. Kaya sa kasamaang palad, inalis na siya sa listahan ng mga posibleng madrap ng mga rookie sa darating na linggo. O tignan natin mga boss, medyo malaking development yan. Kasi nga, madaming mga koponan sa liga ang kumukonsidera na nakuwanin siya, especially nga ang koponan ng Blackwater Bossing. Tignan din natin na baka bigyan pa siya ng konsiderasyon ng mga taga-PBA. Baka lang naman, di ba? Pero ang malinaw, base sa rule, kapag kulang ang papeles na ipinasusumite ng mga taga-PBA, lalong-lalo na sa mga Phil Foreigners na nag-a-apply sa liga, matik na na hindi sila pwedeng makasama sa rookie draft. Yan mga boss, mukhang panipis ng panipis ang mga bagong young talent na papasok ngayong taon. Kasi nga, yung dalawa sa kanila, mukhang sa next year na natin makikita. O yan ang mabilis nating balita ngayon. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.